sa anim na araw, ang Diyos ay humawak, kapitong araw ay binabanal niya. Alalahanin mo ang Sabado ng Diyos, tanda ng pagmamahal sa'yo. Diyos ay nagpahinga, kaya tayo dinawa. Ibalik ang papuri, pasasalamat sa Kanya. Anim na araw ay sa gawain mo, magtrabaho, mag-aral at mag-ebanghelyo. Kaya naman sa paglalakbay sa mundo, pagod at hirap ang mararanasan mo. Sa anim na araw, ang Diyos ay humawak, kapitong araw ay binabanal niya. Alalahanin mo ang Sabado ng Diyos, tanda ng pagmamahal sa'yo. Ay nagpahinga, kaya tayo dinawa. Ibalik ang papuri, pasasalamat sa Kanya. Alalahanin mo ang Sabado ng Diyos, tanda ng pagmamahal sa'yo. Ay nagpahinga, kaya tayo dinawa. Ibalik ang papuri, pasasalamat sa Kanya. Ibalik ang papuri, pasasalamat sa Kanya. Katumingin, buhay mo'y kanyang
desisyon, desisyong magbabago sa buhay mong malungkot. Handa ka bang isuko lahat kay Kristo? Tanggapin siya ngayon sa buhay mo. Lumapit ka at sundin kalooban niya sa'yo. Sa Diyos ka tumingin, buhay mo'y Kanyang babaguhin. Tanggapin siya ngayon sa buhay mo. Lumapit ka at sundin kalooban niya sa'yo. Alin lang ay pawiin, sa Diyos ka tumingin, buhay mo'y Kanyang babaguhin. Buhay mo'y Kanyang babaguhin. Mukhang di ako narinig sa live, John. Nakamute ako. Okay. So, good evening po sa ating lahat, oh, mga kapatid, ano? Okay. Narinig ako? Okay, go. So, yan nga mga kapatid, kasi sa gabing ito, siyempre, atin pong panauhin ay walang diliba kundi ang atin pong buting pastor, si Pastor Dick Sarco. Siya po ang magtatalakay po sa atin ang atin pong topiko sa gabing ito, mga minamahal. Kaya huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share po ang ating pong programa nang sa ngayon po ay patuloy po tayong magpapalaganap ng salita ng atin pong Panginoon sa gabing ito. Happy, happy Sabat po sa ating lahat. Okay? So, sa atin pong panimula, mga minamahal, tayo po muna ay aawit ng atin pong mga ilang awitin at para to ay ating simulan ng ating pong Vesper program.
Okay, tayo po ay manalangin mga kapatid. O dakila po naming Diyos, Ama namin, na ang tahanan po ninyo ay nasa mga langit. Tunay nga po, Panginoon, na kayo dapat ang aming mapurihan, ang aming sasambahin ngayong araw ng Sabat na ito. Panginoon, patuloy po namin nilapit sa inyo. Ang programang ito, Panginoon, ay inyo pong basbasan na makapagbigay sa amin ng kakanin sa aming pong espiritual upang lalo kaming lumago sa aming pananampalataya. Inyo pong pagpalain ang aming tagapagsalita na si Pastor Dick Sarco. Panginoon, inyo po siyang bigyan ng katalinuhan at maunawaan po namin ang lahat ng bagay na kanya pong babanggitin sa gabing ito. Ayon po yan sa pamamatnubay po ng banal na Espiritu. Ganon din po, pinapanalangin po namin ang aming po mga viewers sa umag sa gabing ito, Panginoon. Kayo na po ang magbigay ng pagpapala sa kanila ngayon at magpakailanman. Patawarin lamang po kayo, Panginoon, kung sa mga kami nagkulang at nagkasala sapagkat ang lahat ng ito ay amin na pong hinihiling alang-alang sa inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, muli po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga minamahal. At sa gabing ito, bago po magsalita ang atin pong tagapagsalita, ay atin pong hinilingan ng atin pong kapatid na Sister Lenny na siya po'y aawit. Ngunit bago po siya umawit, nais ko lang pong batiin ang atin pong makapatid. Nandyan po si Sister Beth Panagsagan. Post niyo po sa SDA Family Brad. Kayo na po mag-post po. Please, kasi hindi po namin alam yung inyong ano group na yan. Okay, kay Ana Texon Gasendo. Happy Sabat po ang kanyang pagbati. Kay Grace Delphine is watching. Happy Sabat po, Team LDM. God bless po sa lahat. At nandyan din po si Sir Jing Bernardo. Yan, binabati po natin ang Bernardo family. At ganun din po kay Tatay Eduardo. Yan, kay Eddie. Tatay Eddie. Tatay Ed. Magandang gabi dyan sa iyo, Tatay Ed. At ikaw ay magpagaling dyan. Akin din po binabati ang si Gerson Jimenez. Good evening and happy Sabat to everyone. Kay Edna Kitson Sinsay. Happy Sabat from Pasong, Kamachili, General Trias, Cavite. At yan din po nakikinig po sa atin. Si Sir Marjorie Balonso is watching. Kay LB Perez is watching. Okay. At siyempre nandyan din po si Raquel Villarreal Andrada is watching din po mga kapatid. At siyempre binabati din po natin ang atin pong mga kapatid dyan sa Doña Josefa Seventh Day Adventist Church. Magandang gabi po at happy Sabat. Sa pangunguna po yan ni Sister Azucena Precioso. At binabati ko din po ang aking pong parents dyan sa Las Piñas kay Mr. and Mrs. Marilyn and Robin Junio at sa aking pong uncle dyan, kaking uncle Tinoy. At siyempre yung aking dalawang pamangkin dyan, yung atin din po mga kapitbahay dyan na nakikinig po ngayon, nakapakinig ng atin pong boses. Magandang gabi po at happy Sabat sa inyong lahat dyan. At ganoon din po kay Nanay Enriquita. Yan. At siyempre kasama po natin dito po sa ating pong location ngayon, siyempre ang Liosares family, kasama din po natin. At nandyan din po si Brother Tony. Yan. At siyempre nandyan din po si Pastor. Ngayon po ay marinig po natin siyang magsalita sa gabing ito mga minamahal. Kaya huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share po ang ating pong programa ngayong gabi. Happy happy Sabat po at ibigay naman po natin ang pagkakataon kay Sister Lenny Mangubat. Come to the garden alone, while the tree is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God is close. He walks with me anytime.
so sweet, the birds as they sing, and the melody that he gave to me in heart devote, he is ringing. Sahabat sa lahat ng ating mga taga-subaybay at sana ay nasa mabuting kalagayan kayo sa mga kamay ng ating Panginoon. Okay, ito po yung huli nating series sa Ten Commandments, pang sampo na po tayo. Pero gusto ko lang ripasuhin na dito sa ating pagpapaliwanag sa sampung utos ay sinundan lang po natin ang plataporma ng ating Panginoon na pagdating sa kaligtasan ay nauna muna ang biyaya o ang ebanghelyo bago ang sampung utos. Kagaya ng kanyang ginawa sa mga Israelita doon sa Egypt, niligtas muna niya ang mga Israelita sa pagkalipin sa Egypt, the bandits of the Israelites in Egypt. So niligtas muna niya. At napakaganda po ang pagkaligtas ng ating Panginoon. Alam natin yan. Bago niya binigay ang sampung utos doon sa bundok ng Sinai. So, ganun po yan. Ha? Dapat sa pangangaral natin, mauna ang biyaya, ang ebanghelyo, bago ang sampung utos. Kasi yun po ang sistema o plataforma ng ating Panginoon. Kasi yung biyaya kasi ng ating Panginoon, yun ang magpapalakas sa atin sa pagsunod sa sampung utos. Para hindi mabigat sa atin ang pagsunod. Maraming nagsasabi na ang hirap daw sundin ng sampung utos. Eh paano eh? Wala silang kapangyarihan mula sa Panginoon. Wala pa ang biyaya sa kanila. Kaya dapat talaga mauna ang pamamahayag ng biyaya ng Diyos. Ang ebanghelyo, kasi ito yung magpapalakas. Itong ang maging kapangyarihan sa pagsunod natin sa sampung utos.
So ganun po yan. Huwag idiretso ang pangangaral sa sampung otos pag hindi naintindihan ang biyaya ng Diyos. Para lang tayo nagpatakbo ng kalisa na nauna ang kalisa bago ang kabayo. No. Dapat mauna ang kabayo bago ang kalisa para makatakbo ng maayos. Ganun din yan. So sa pangangaral natin, dapat mauna talaga ang pagpaliwanag sa biyaya o ebanghilyo bago ang sampung utos. At nabanggit ko na rin noon na may danger po mga kapatid pag hindi natin masundan yung pamamaraan ng Panginoon. Anong danger dyan? Pag tayo'y naka-focus sa sampung utos na hindi muna natin napaliwanag ang biyaya, ang mga konvertido natin ay may tendency maging legalistic. Ayan, yun bang katulad ng mga parasiyo, nakaabang lang kung magkakamali ang kanilang kapwa. Tulad, sasanabangan nila ang ating Panginoon eh. So, ganun po yan. Pero pag tayo naman ay matindi ang ating emphasis sa biyaya na tinakwil natin ng sampung utos, ay mayroong risk din yan. Yun po ay tinatawag na antinomianism. Mayroong nga nagsabi na kung ang mga legalista ay pumapatay ng 1,000, ang mga antinomianist ay pumapatay ng 10,000. Ganun po ka-risky yan. So dapat balanse. Alam naman natin na mayroong dalawang likas ang Diyos na dapat nating ingatan, dapat nating bantayan, dapat nating balansin. Ano po yan? Nang Diyos ay Diyos ng kawaan, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kapatawaran, ubod ng kabutihan, alam natin yan. Pero ingatan natin ang Diyos din ay justisya. Ayan po ang dalawang likas ng Panginoon na dapat balanse natin. Kasi pag hindi mabalanse yan, may risk talaga yan. Yeah. So ngayon, nasa pang-sampo na tayo ha. Okay, so actually sa presentation ko ng sampung utos ay pinamagatan kong the Ten Commandments, its deepest intent. Kung ano talaga ang purpose nito, anong layunin ng Panginoon, kung bakit niya binigay ang sampung utos. Okay. Okay. Ito po yung nakalagay sa sampung utos, ha? Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Okay. Natabunan. Return ko lang ha. Ito yung pang-sampo na makikita natin sa Exodo 20:17. Okay. Huwag mong imbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapwa. O ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o anumang bagay ng inyong kapwa. So, actually, ito yung pinaka-summation o summary ng sampung utos. Itong pang-sampo. Okay, ang sabi rito sa wikang English, the Ten Commandments strikes at the roots of the other nine. So ito talaga ang ang sumentro, no? Ang tumama doon sa mga ugat ng siyam. Kasi sabi ko na nga, ito yung pinakasamari.
This prohibition is fundamental to human experience in that it penetrates to the motive behind the outward act. Ayun. It teaches us that God sees the heart. Ayun. So, kasi alam naman natin na ang sampung utos ay ang coverage nito ay hindi lang sa panglabas na gawa, kundi sa isip. No? Sa isip. Ay kasama sa sampung utos na dapat ang isip natin ay laging matuwid. Laging banal na ayon lamang sa kalooban ng Panginoon. So, ang sabi rito na ito'y nagtuturo ng Diyos ay nakita niya kung ano ang laman ng ating puso. Ayon sa unang Samuel, 16:30, 1 Kings 8:39, 1 Chronicles 28:9, and Hebrews 4:13. Okay, kalawa, ang sabi, it establishes the principle that if that the very thoughts of our hearts come under the jurisdiction of God's law, that we are as responsible for them as for our actions. Ooh. So, ito, ang pangsampung utos na ito ay hindi lang sa nabanggit ko na nga kanina, hindi lang panglabas. Yung makikita natin sa tao, ay yung panglabas na gawa ng tao. Sa atin, yun ang makikita lang natin. Kasi hindi naman natin mababasa kung anong nasa puso, sa isip ng tao. Pero sa Diyos, walang makaligtas dyan. So sa isip pa lang, alam na ng Diyos kung anong nasa ating isip. At kaya kung tayo ay kumikilala na nampalataya sa isang Diyos na may justisya, bagamat siya puno ng pag-ibig, ay mag-iingat tayo. Kaya kung ano mang dumating sa ating kasipan, halimbawa, mag-spark yung masamang isip, ay doon pa lang sa ating pag-isip na yan ay iluhod na po natin sa Panginoon at ipalis yan sa Kanya. Kasi pag hindi yan maalis sa ating isip, susundan niya ng salita at hanggang magawa na. So doon pa lang sa isip. Kaya ang panukala talaga ng Diyos sa atin, dapat buo, no? Holistic ang approach ng Panginoon. Na sa isip, sa salita at sa gawa, dapat dalisay tayo dyan. No? Kasi mayroon tayong Diyos na lahat ng mga kasamaan ay ayaw niya. So bilang mga anak niya, dapat makatulad tayo sa kanyang pag-iisip. Kung ano yung ibig niya, dapat yun na rin ang mapasaisip natin maging sa ating mga gawa. Okay, pangatlo, sabi rito, the wrong thought entertained promotes a wrong desire. Ayun, kaya nga dapat pa lang, sa isip pa lang, kung meron tayong maisipang masama, dapat mahilingan na natin ng kapatawaran. Kasi pag patagalin natin yan sa isip natin, pag entertainin natin, sabi nito ang mga masamang nasa, which in time gives birth to a wrong action. Lahat naman ng masasamang gawa, nag-umpisa yan sa masamang isip. Naisipan, sinalita, at hanggang ginawa. So, yan ay lahat yan ay alam ng Panginoon. So, bilang mga anak niya, naniligtas tayo sa kasalanan. Niligtas tayo sa pagkakasala. Ayon ng anghel sa Mateo 1:21. No? So, pagkaligtasan ng pag-usapan, that is salvation from sin. Ako'y minsan
disgusting sa mga nangangaral sa kaligtasan na hindi talaga kinaklaro kung saan tayo nililigtas ng Panginoon. So, ang tamang statement ng kaligtasan ay we are saved by Christ, by His grace from sin. Okay. Maliwanag yan sa Mateo 21. So, niligtas tayo mula sa kasalanan. Yun ang sabi ng Panginoon doon sa Eksodo 20, talatang 2, na pinalalahanan niya ang mga Israelita na ako nagligtas sa inyo mula sa bahay ng pagkalipin. Pagkalipin. Lahat po tayo ay naalipin sa kasalanan. So mayroon tayong sa ating nakaraang talakayan, mayroong apat na dahilan kung bakit tayo naging makasalanan. Una, sa ating likas. Okay. Ang wika ni David sa awit 51:5 saka 10 na sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina ay siya makasalanan na. So, pangalawa, tayo naging makasalanan sa masamang pag-iisip. Ayon ng Panginoon sa Mateo 5:28. At sa masamang pagsasalita. Ayon sa ayon ng ating Panginoon sa Mateo 5:22. At lalo na sa gawa. Itong gawa kasi, ito lang ang alam talaga ng tao. Alam natin. Pero yung tatlo, bihira lang po yan na pag-alaman kung maliban na lang kung pag-aralan o napag-aralan na sa masamang likas natin ay tayo napaka-offensive na sa harapan ng Diyos. At yun naman ay sagot na ng ating Panginoon. Yung buhay niya na walang kasalanan, sagot na ng ating Panginoon. Kasi wala tayong magagawa dyan. Hindi natin mababago ang yung makasalanang likas natin. Mababago lang yan sa pagbabalik niya. Yung sinabi ni Paul na at the twink of an eye, we will be changed. So, yung babaguhin doon yung sinful nature natin. Pero yung sinful thought, sinful word, sinful acts, ito dito tayo mananagot. Pero kung atin namang hilingan ng kapatawaran yan, sagot pa rin ng Panginoon ang solusyon, yung dugo niya. Yun ang maghugas sa lahat ng ating kasalanan. So, huwag patagalin sa isip ha kung mayroon tayong masamang napag-isipan, masamang nasa. Huwag patagalin. Hilingan ka agad ng kapatawaran yan sa ating Panginoon. Kasi pag patagalin natin yan, entertainin natin yan, kagaya ni iba, in-entertain si Satanas doon sa laman at sa puno ng pagkakilala sa masama at mabuti. Hanggang nagkasala siya. Sana nang nakita na yun na iba na ito, umalis na siya. In-entertain niya. So, doon, nagkasala siya. So, huwag patagalin sa ating isip anumang masamang nasa. Kundi hilingan na natin sa Panginoon na mawala, ipatanggal na natin sa ating Panginoon anumang masamang isip natin. Para hindi na madagdagan ng masamang salita at lalo ng gawa. Okay. Ang sabi rito, a man may refrain from adultery because of the social and civil penalties. Sige, may batas tayo dyan. Di ba? That follow such transgression. So, mayroong mga sa batas sa lupa, mayroong penalty ito adultery. Maraming nagkasukaso dyan. So, may batas ang lupa dyan. Na tinatawag natin social and civil laws. Na makikita sa maggawa yan. Makikita sa gawa. So, ang halimbawa na ginamit dito ay ang adultery. Yet in heaven's sight, he may be as guilty as if the actual committed the deed. Yun. So, sa isip pa lang. Sa tingin ng langit, na doon pa lang sa masamang nasa, nakasala na siya. Pero ang alam ng batas dito sa atin, ang pangkarinong alam ng tao, yung actual talaga na
nagawa na. Ayun lang, doon ang kasala. Ay, nakasala nga. Kasalanan din yun. Pero sa langit, hindi pa inaktuhan, hindi pa ginawa, ay alam na. Dahil sa isip pa lang ay basang-basa na ng Panginoon na mayroon talagang masamang hangarin katulad ng adultery. Kaya sa isip pa lang. So yun dito ang yung sampung utos na hindi lang sa gawa, pati sa isip natin. Eh, malaki ng kasalanan at ating nang nalabag ang ika-sampung utos. Pangapat, this commandment reveals the profound truth that we are not the helpless slaves of our natural desires and passions. So, kasi maraming nagsasabi, wala, tao lang ako eh. That hindi yan palusot. Tao lang ako. Kasi dito sa sampung utos ay binigay ang katotohanan na hindi tayo alipin sa ating masamang nasa o masamang hangarin. Lalo na, naligtas na tayo ng Panginoon. Ang Panginoon natin ay ang ating Panginoon sa langit. Hindi na yung sarili natin. Okay. So dati, nung hindi pa natin tinanggap si Jesus bilang Panginoon sa buhay natin, eh kung ano ang naisipan natin, eh yun ang ating susundin. Pero ngayon, dahil tinanggap na natin si Jesus as our Lord, pag sinasabing Lord, yung pangkaraniwang term equivalent dito ay boss. Pag tawagin mong tao na boss, ibig lamang sabihin na anuman ang sasabihin niya, anumang inuutos niya sa iyo, ay dapat sundin mo. So ganun din yan sa ating Panginoon. Pagtanggapin natin si Jesus na Lord, Panginoon, ibig sabihin siya lang ang masunod, hindi na sarili natin. Okay? So yun pong isang katotohanan na pinahayag sa sampung utos. Within us is a force, the will, which under the control of Christ can submerge every unlawful desire and passion. So itong willpower natin, dapat may suko ito sa ating Panginoon. May suko ito kay Kristo. May pa-control sa Kanya. Kasi pag hindi natin isuko ito sa Kanya, may tendency na ito pa rin ang ating masusunod. So, you see, ang taong ligtas, nasa control na ni Kristo. Ibig sabihin, wala siyang ibang gagawin, kundi kung ano yung gusto ng Panginoon, kung ano yung gusto ng Kristo, doon lang siya. Sapagkat, nasa Panginoon na nga siya. Sinuko na yung kanyang sarili. Actually, pagdating sa kaligtasan, ito talaga ang dapat mangyari. Yung will natin, yung naturalisa natin na naghatid sa atin sa pag-iisip ng masama, pagsalita ng masama, paggawa ng masama. Because of sinful nature. Yung sinful nature natin, yun po ang pinakamalaking problema actually. Kasi yun ang nagdikta sa atin, sa isip natin. Masamang isip, masamang salita. Lahat yan, masamang gawa. Lahat yan ay dikta ng ating sinful nature. Na dapat isuko natin yan. So ang taong ligtas mula sa kasalanan, ay pati na sa ating sarili, yung natural will natin, dapat maligtas din tayo dyan. Kaya para maging makasaysayan, para maging makahulugan, ang ating pagtawag kay Kristo na Panginoon, siya lang masunod. Hindi na yung sarili natin. Yung sarili natin, mayroon namang pangilan ilang mabuti. Yeah. Pero ang tendency talaga nito ng sinful nature natin is to make sin. Yun ang tendency nito.
sarili natin. So dapat may pa-control yan sa ating Panginoon. At yun po ang kaligtasan. So dito, ito yung ibig sabihin ng itong pang-sampung utos. Na pinalalahanan tayo dito sa pang-sampung utos na ito na, pang-sampung utos na ito na, hindi na kayo alipin ng natural ninyong nasa na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. Yun. Eh, talagang may safeguard. Ito yung safeguard ng ating Panginoon. Actually, itong sampung utos, safeguard ito ng Panginoon, hindi tayo makabalik sa dating buhay natin ng makasalanan. So, ito ang magandang punto rito sa sampung utos na pinalalahanan tayo na kayo hindi na alipin. Kung sa kalagayan ng mga Israelita, sabi ng Panginoon, niligtas ko na kayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Kasi double purpose yun eh. Niligtas ng Panginoon sa bondage ang mga Israelita sa Egypt and at the same time, bondage of sin. Na doon tayo, maging Israelita, maging tayo, doon po tayo, yun ang common ground natin, yung salvation from sin. So, yun ang nasa sa magandang punto dito sa sampung utos na pilalahanan tayo na hindi na tayo alipin sa ating makasalanang nasa sariling makasalanang passion. Hindi na. Napagkat niligtas na nga tayo ng Panginoon dyan at yung lordship dati sa ating sarili ay inilipat na natin sa Kanya. Siya na ang ating Panginoon. Hindi na ito sarili natin. Kaya siya na ang masunod. Hindi na ito sarili natin. So, ang sabi rito, it sums up the Decalogue by affirming that man is essentially a free moral agent. So, bilang nilalang ng Diyos at bilang niligtas ng Diyos, eh dapat ang lahat ng mga ito mulang una hanggang ikasampo ay ingatan natin. Actually, yun ang layunin ng Panginoon bakit binigyan niya ang sampung utos. Para maingatan ulit tayo, maingatan tayo sa makasalanang gawi natin nang hindi pa natin siya kilala. So, Philippians 2:13, sapagkat ang Diyos, ito na, ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa. Ito na yung description sa mga ligtas. Para sa kanyang mabuting kalooban. Ayun na. So pag tayo ligtas na mula sa kasalanan, sa makasalang hilig natin. Sabi ni Pablo, ang Diyos na ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa. Yun. So, pag nasa atin ang Panginoon, nasa atin ang kanyang biyaya, hindi na, wala na yung natural na pagnanasan na makasalanan. Wala na yun. O, pag sakaling mag-spark yan sa ating isip, ilingan lang natin. Idalangin lang natin, Panginoon, may masamang dumating sa isip ko. Pakitanggal po ito. Baka magawa, masundan ko pa ang salita, masundan ko pa ng gawa. So dito, napakaganda itong sinabi ni Pablo, na tayo bilang ligtas na mula sa kasalanan o sa paglabag sa sampung utos. Kasi yun ang sa sampung utos naman tayo nagkasala. Sabi niya sa Philippos 2:13, ang Diyos na ngayon ang gumagawa sa inyo sa pagnanais at sa paggawa ng tama. Para saan? Sa kanyang mabuting kalooban. So kalooban na ng Diyos ang sundin natin. Hindi na yung sarili natin. God is working in you to make you willing and able to obey Him. Yun ang sa akin. Isang version. Yung CEV version. Yun ang simpleng English. God is working in you. Ngayon na niligtas na niya tayo sa makasalanang kalagayan o masamang nasa natin o masamang gawa, masamang isip. Ngayon na, ito na, ang Diyos ay gagawa ng
para sa atin. God is working in you to make you willing. Yun, ang gandang pagka-translate niya. Ang gandang pagka-translate ito. To make you willing. Yun. Unable to obey Him. Ayun na nga. Kaya pag ang Diyos kasi pag magligtas, ay bibigyan tayo. Papalitan niya yung mga masamang nasa natin. At mayroon lang tayong nasa na pagsunod sa Kanya. Sa Kanya lang na lang. Kasi yun na nga, tinanggap natin ng Panginoon eh. Pag tinanggap natin ng Panginoon na ang Diyos na Panginoon, eh, ibig sabihin siya lang masunod din yung sarili natin. So, dito sa awit, ang sabi rito, O mahal na mahal ko ang iyong katusan. Ang ganda ng sinabi ni David. Ito yung mga nasa control na ng Panginoon na ang expression nila. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Kasi ito yung depensa na natin. Ito yung nag-control na sa atin para hindi na tayo makabalik sa makasalanang buhay. Ito yung siya kung binulay-bulay buong araw. Wow. Eh, siyempre, pag lagi mong binulay-bulay ang 10 utos, eh, lagi kang mapalalahanan. Hindi na pwede yan. Nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan. Wow. At nagbulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Yun naman sinabi na David sa awit 1-2. So, pag nasa Panginoon tayo, actually, pag nasa Panginoon tayo, ay masayang buhay eh. Isa sa nagpagulo sa buhay natin ay ang pagkakasala. Magulo talaga ang buhay natin pag hindi tayo may ligtas dyan. Mawala yan sa buhay natin. So, ito po yun ang huli nating pag-aral sa 10 utos, ang 10, na tandaan po natin dito na hindi lang sa gawa tayo tinitingnan ng Panginoon kung ano ang nasa ating, hindi lang sa gawa, kundi pati na sa isip. Tandaan natin, mulang isip, salita, gawa. Dapat malinis tayo dyan at naayon lamang sa kalooban ng Panginoon. So mga kapatid, sana po ay nakuha ninyo ang punto sa 10 utos. Napakahalaga po yan. Lahat yan. No? Mulang una hanggang 10. Kailangan natin yan. At tandaan natin no? Na ang isang purpose ng Panginoon kung bakit binigyan niya ang 10 utos upang maging masaya tayo. Walang tao na malungkot na nakasunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan ninyo yan. Wala. Pero pag tayo sumalungat sa 10 na yan, ay wala. Malungkot talaga ang buhay. Kasi nandiyan na, kinakonsensya tayo. Di ba? Malungkot. So, alam ninyo, ang Diablo, anuhan lang tayo eh. Ojo ka lang tayo. Labagin mo yan. Oh. Doon lang, parang appealing. Pero pag magawa na natin, wala, malungkot ang buhay. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ha, niligtas na sa kasalanan at sa pagkakasala, sundin na natin ang 10 utos. Tiyak, maging maayos, matuwid, banal, marangal, at masaya ang ating buhay. Pagpalaan tayo ng Panginoon sa gabing ito. Okay, so maraming salamat po Pastor Dick Sarko, mga kapatid, no? Mga kapatid, yan po talaga, no? Maganda yung naiisa-isa po natin ang kalagahan ng kautusan ng Diyos eh. Dahil ito talaga ay ito kasi yung reflection ng pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kailanman, mga kapatid, hindi niya po iniutos na salansangin ang utos ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Ibig sabihin, kung tayo po ay nasa Panginoon na, lalo pa natin siyang sinusunod at ginagawa natin ang kanyang kalooban.
Kaya nga kung may mga pastor, may mga preacher na tuturo sa inyo po na wala ng 10 utos, matakot na po kayo niyan. Kasi tinuturuan na po kayo, mga kapatid, na gumawa ng masama. Okay? So maraming maraming pong salamat, Pastor Dick, sa pag-emphasize ng ating pong leksyon sa gabing ito, mga minamahal. So tayo po ay dadako na sa ating pong closing song. Banal, purihin po kayo sa gabing ito ng Sabat, na kung saan kami po ay nagkaroon ng pagsamba sa inyong mahal na pangalan. Pinupuri po namin kayo at pasalamatan sa dakilang kaligtasan ng inyong bugtong nanak. Sinagot niya ang aming makasalanang buhay sa pamamagitan ng kanyang ganap na buhay. At sa aming mga makasalanang isip, salita at gawa, ay sinagot naman niya ng kanyang dugo na nawala niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya bilang mga anak ninyo ay wala na pong dahilan na hindi kami makapasok sa langit sapagkat ang langit po ay tirahan ng mga taong walang kasalanan kahit isa. Sapagkat may paraan ng Panginoon kung paano masulba ang kadahilanan. So nakikita namin namang banal ang dakilang pag-ibig sa pagbibigyan niyo sa amin ng 10 utos. So upang maging masaya kami sa buhay na ito,
kung paano naging kasiyahan ng mga anghel sa langit na laging sumusunod sa inyong kalooban. At mga nawa na sa lahat ng panahon, kami manatili sa inyong piling, sa inyong gabay, sa inyong pangunguna. At mas sumpungan kaming tapat hanggang sa pagbabalik ninyong bugtong anak. Marami pong salamat sa pagkupkup ninyo sa amin. Naway kayo at kami ay manatili sa buhay ng kaligtasan ng inyong biyaya. Hindi lang ngayon, kundi hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito po ay mandalangin isang matanggap. Alang-alang na po sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, muli po maraming pong salamat sa ating lahat na nakikinig at nanonood sa gabing ito, mga minamahal. At maraming salamat din po sa atin pong pastor, si Pastor Dick Sarco. Bukas po muli, mga minamahal, makita-kita na po, naman po tayo sa ating pong programang Mga Anak na Lalaki at Babae ng Diyos. Mula alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga. Okay? Ako po muli ang inyong lingkod, Jeben Junio, at ito po ang programa ng Light in the Dark Ministry, Vesper Worship. Dalangin po na inyong lingkod, sumagana nawa ang pagpapala sa inyong Diyos ngayon at magpakailanman. Happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. May hangin, liwanag at makakain mo sa anim na araw. Ang Diyos ay gumawa, kapitong araw ay binabanal niya. Alalahanin mo ang Sabado ng Diyos, tanda ng pagmamahal sa'yo. Diyos ay nagpahinga, kaya tayo dinawa. Ibalik ang papuri, pasasalamat sa kanya.